Then yung print nandun pa din or mas visible siya compare sa white na. So ayun, what's up mga kanip, project natin for today, Yamaha NMAX version 1. Alright, so nag-a-apply na tayo dito ngayon ng ating primer surfacer sa panel na ito. Ito yung V dito sa NMAX na project natin mga kanip. So ayan, may previous paint na siya pero dahil kilala natin yung gumawa, kaya panatag tayo na talagang solid pa rin tong ano natin, project natin na to. So yun, hindi ako nagre-risk ng mga repainted na, pero dahil kilala natin at alam natin yung kalidad ng gawa nila si paring Wins, so tiwala tayo na talagang maganda yung pundasyon nito. So kaya kahit na ulitin natin or patungan lang natin to, alam natin na talagang solid pa rin yung kalalabasan ng ating project. So ayan, nag-a-apply na tayo dito ng ating pinaka ground coat na peach. So white to na hinaluan natin ng pinaka base color natin na may konting landi ni Boss John Ray. Alright. So ayan siya mga kadip. Nag-a-apply na tayo nung pinas forward ko na lang sa mga panel para nakikita nyo lahat na in-applyan natin. Alright. So nagtitimpla na tayo ngayon nung landing timpla ni Boss John Ray na tint ni Juan ng Generous Paint Center. Alright. So ayan, tinitimpla na natin. Syempre gumamit tayo ng strainer para malinis. Alright. So apply na natin yung ating base coat sa ating pinaka ground coat kanina. So ayan mga kadip, ina-apply na natin siya ngayon. So syempre kung ano yung panel na inuna natin na ipinapakita natin ground coat, pinakita ko rin na yun din yung mga panel na ina-applyan natin. Alright, so ayan siya mga kadip, ito yung espada niya. Then hydro dipping process tayo mga kadip. So sa part na to ay pinagsabay na namin para hindi masayang yung film natin. Right. So ayan siya mga kadip, dahan-dahan lang. Then make sure na pareha sila ng angle then ng takbo ng pattern. Alright, flex na natin. Tingnan natin. Ayan, napakaganda. Alright. So nakikita nyo mga kadip, yung effects niyan hindi na kompromiso or hindi na baliwala. Kasi may mga pattern tayo na ginagamit na once na na-print na natin sa panel, minsan yung effects ng mica niya or mga glitters hindi na nakikita. So dito sa panel na to or sa pattern na gamit natin, visible naman yung print at saka yung effects. Kaya napakaganda nung combination na ginawa natin. Alright, so ayan siya mga kadip, yung front panel and front cowling niya. Alright, so ayan, magka same sila nung takbo nung print. So ito naman yung rear side cover niya sa likod. So ayan siya mga kadib, ito yung karugtong nung espada. Alright, so ayan siya, ganyan namin siya nilulubog. So marami na kayo napanood dito sa Polworks Hydrographics na ganitong panel. So ulit-ulitin lang natin. So yung dumi na yan nakikita nyo mga kadib, madali lang yan tanggalin. So pag hinugasan natin yun, mawawala rin siya. Alright, so nag-a-apply na tayo dito ng high solid clear. So kaya makikita nyo agad to, sobrang lawa agad or takip agad siya. So make sure na every projects na ginagamitan natin ng magandang pintura at hindi natin siya titipirin. Alright, so ayan siya mga kadip, yung pinaka espada. So makikita nyo naman na lapat agad yung clear natin dahil ito ay high solid clear. Alright, so maraming salamat at ito na yung final output. So ayan, what's up mga kadip, ito na yung project natin na Yamaha NMAX version 1. Alright, so ito na yung final output or final finish nya. Ayan sya, ganyan sya ka solid mga kadip. So yung pagiging magenta nya or pink nya nandun pa rin, then yung print nandun pa din or mas visible sya compare sa white na inano natin. Tinesting natin sa speed shape. So ayan siya mga kadip, abot nga ako niyang bro. So ito yung may trademark natin, Polworks Hydrographics. So hindi ko to naibaon ng sobra kasi late na nagsabi yung kliyente natin na lalagyan. So kaya late ko na song na-attach, kaya decals na lang yung nilagay namin, pero solid naman at basa pa rin. Ayan siya. So ayan siya, maging itong malaking part na ito
ay parehas lang po ng ano, yung finish nung lahat na ito. Sin parehas na parehas lang. Ngayon siya, may effect siya na parang nagbabiolet or magenta, hindi lang siya basta magenta. So, sa registro kasi inabol ni Bossing, then ito yung ating front fender, right? So hindi ay stretch, oh. Then ito yung front cowling niya. So ayan, tapos na rin. Iisa ang finish niya. Iisa lang ba? Isa lang sila. Ayan, alright, so ayan siya. Sa mga hindi pa nakakapag-like and subscribe sa ating YouTube channel and Facebook page. So lahat ng videos nandyan po namin ina-upload. So yung mga tips and tricks natin sa Facebook and YouTube natin nilalagay. So yung pang ilalim, kahit yung pang ilalim ito ay madudumihan lang, pero tingnan nyo yung finish. Okay, pangkita yung bahay dito sa kapitbahay namin, ayun buong buo. Ayan, ganyan siya ka solid mga kadip. So ayun, nakatapos na naman tayo ng solid na trabaho at sinamahan nyo na naman kami. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na sumusuporta at patuloy na nakasubaybay sa atin din sa mga inquiries na hindi ko nasasagot. Pasensya na po. So super dami na pong walk-ins and super dami na pong nakapila ngayon na project, kaya shoutout sa mga dapat i-shoutout natin. So maraming salamat sa patuloy na nakasuporta sa Tollworks Hydrographics. So mabuhay kayong lahat at ingat, dahil maulan ng madulas ang daan. And sa mga nakasubaybay pa sa atin, marami pa tayong videos na ilalabas. Marami pa ba? Dami pa. Bakit? Hindi nakawala ni. Dami pa ba? Pag lumabas to, ilan ang bumapalit? Atlo apa. So hanggang dito na lang mga kadip. Maraming salamat. Bye bye.